Here's to Sissy. Hello everyone! Welcome back again sa akin channel. Today we're going to cook naman ang mukha ng baboy. Mukha ng baboy tawag ko dito kasi yung balat lang niya, laman ang nandito. Ito guys, ay binili ko sa market. Half lang to binili ko kasi masyadong marami. Half lang ng face ng baboy o ulo ng baboy. Kasi siya ng isang tenga. Nguso, half din. At saka syempre yung half ng ano ng face niya. Eto. Eto guys, ay kinulukan na to siya kanina. Ginamitan ko siya ng luya at suka. Yan. Nugasan ko, tapos kinulo ko siya. Tapos medyo nung kumulo na siya, nilagyan ko nga siya ng luya at suka. Tapos nung kumulo-kulo na siya, inugasan ko ulit siya. Para malinis na malinis guys. Kasi siyempre yung ulo yan, yung uso yan, hindi natin alam kung anong saan siya minunod yung uso niya. Ano? Tapos ngayon, iluluto ko siya ulit guys para palambutin. Tsaka ako isasang ko siya kanya mamaya. Gagawin kong crispy. Yan, may tubig na guys yung ating kawali o kaserola. Ilalagay ko na tong tasyaluya. Ilalagay ko na tong ano, itong tenga ng baboy at saka yung kanyang mga mukha. You know guys, this one is very cheap. This is only $10. It means 60 pesos lang yan guys. 65 pesos. Ipasok ko yung mura lang guys. Kaysa bumili kayo na luto na. Wala kasi ganang bumibili ng ganitong ulam dito guys. Kung usually mga mahirap lang kagaya ko. Tiyare. Nga naman, aminin natin at hindi. Talagang mahirap tayo kasi katulong lang tayo dito sa ibang bansa guys. Diba? Kaya now, may tubig na yan. Lalagyan ko lang siya guys ng buong paminta para pantagal lang siya. Ito yung paminta namin guys, tatlong kulay. May white, may red, may pula. Yan, pakukuluin natin siya hanggang sa lumambot siya. Tapos lagyan din natin siya ng konting pangalan na ito eh. Bay leaves. Wait lang ha, kukuha ko. Yan, lagyan natin siya ng tatlong piraso or apat na piraso ng bay leaves, dried, tapos cinnamon. Dahil yung cinnamon na, ay cinnamon, yung star anise na yung maliliit. Kaya nilagyan ko siya ng 2 pieces. Maliliit lang yan siya, guys. Tapos lalagyan ko siya ng konting asin. And that's it, guys. Kukulo natin siya hanggang sa malambot na siya. Tsaka natin hiwain ng maliliit. Gagawin natin sisig. Okay? Kasi ayoko magprito. Dahil nung last na nagprito ako ng ganito, guys. Yung ganyan talaga yung malalapad siya. Na patuktor ako dahil napalian yung aking kamay dahil sa mantika. So, be careful guys pag nagprito kayo nito dahil matalamsik talaga siya. Kaya ang gagawin ko ngayon, lulutuin ko na siya ngayon sa tubig. Tapos saka ko hiwain ng maliit, saka ko i-crispy na siya yung maliliit siya. Gagawin ko siya sisig, okay? See you later. Pakuluan muna natin to. Now, tumutunog-tunog na to guys. Siguradong tuyo na itong tubig niya. Kaya kailangan nating patayin yung apoy. Patayin na natin siya. Oh! Tuyo na talaga guys. Wala na siyang water. Natuyo na yung tubig niya na pinang sabaw natin kanina. At maya-maya, palamigin lang natin to guys. At later on, i-ano natin siya. Hihiwain natin siya ng maliliit. Hiwain natin yung maliliit niya maya. Tingnan natin kung malambot. Uy, lambot na siya guys. Nga naman, hindi nga naman lalambot yan. Tuyo na na yung tubig. Diba? Lambot na siya guys. Pwede na natin itong hiwain mamaya ng maliliit. Ito din malambot na rin itong tenga. For sure, masarap to guys. Masarap sana itong dinakdakan.
See you later. Pag nahihiwain natin siya, palamigin lang natin ito, guys. See you. Yan, ngayon, guys. At malamig na itong niluto natin na ano, tainga ng baboy at saka face ng baboy. I-slice na natin siya ng maliliit. But before that, magdadad muna tayo ng bawang. Dadad muna tayo ng bawang at soya. Kasi ito lang yung pagkikita natin. Wala kaming sibuyas, guys, kasi wala akong nabili. So, wala kang gagamitin sibuyas. But it's fine, guys. Hindi naman natin kailangan na maraming-marami sa hog. Basta mahalaga meron tayong luya. Kasi ang luya pantanggalan sa... Alam niyo naman ang karne ng baboy, di ba, guys? At anong gawin natin dyan? Natin siya, guys, na crispy. Hindi ko ipipreto, guys, kasi ayoko mabalian. So, I'm going to slice sila ng maliliit at ipipreto natin siya. Kita nyo? Nakakita nyo makinato ako. Dami na nito, guys. Tama na to. Hindi ko nalutuin lahat. Kasi, it's too much. Hindi ko kaya nga busin, guys. Ang dami pa to. Pwede kong lutuin na. Eh, other time naman yan. Sarap, guys. Super. Ngayon, guys, lalagyan na natin ng mantika tong kawali. Konti lalagay natin, guys, kasi mamantika yung baboy. Para hindi naman masyadong mamantika yung mamaya. Tapos lalagyan na natin, guys, yung luya at saka bawang. Pabanguhin lang natin siya. Ayan, lagay ko muna ng ilaw para makita nyo naman. Sangkutin natin, guys, para mabango-bango siya bago natin ilagay itong ano, itong mukha ng baboy. Ayan, mabango na siya, guys. Lalagyan natin siya. At sangkot-sangkot lang natin siya. I-fry-fry lang natin siya dyan. Hanggang sa maging crispy para naman masarap. Kasi masarap talaga yan pag crispy-crispy, guys. Na! Yan, gisa-gisa lang natin siya, guys. Hanggang sa ano, mabango. Tatakpan natin muna siya para hindi naman tumalsik na tumalsik, guys. Kasi ang baboy talaga, guys, pag nagmamantika na, sisisi mantika niya, nagtatalsikan siya. Kaya make sure, guys, na hindi tayo matalsikan. Yan. Takpan natin ulit para maging crispy muna siya. Ngayon, titignan natin ulit siya, guys, kung okay na ba, kung crispy-crispy na siya. Kita nyo, guys, nagtatalsikan pa rin siya, kaya iwas talaga. Tingnan nyo, ang dami ng mantika lumabas. Kapag nagluto kayo nito, guys, make sure na hawak nyo pa rin yung takip, kasi minsan tumatalsik talaga yan. Masakit talaga, guys, pag natalsikan ka ng mantika. So, alam bakit kayo nagkakadikit-dikit, guys, do, no? Yan, guys, masarap-sarap na siya. Okay, pwede na natin siya lagyan ng, ano... But for a while, for a meantime, lagyan na natin yung gulay natin, guys.
Ilagay ko na yung gulay ko dito sa kaserola. Lalagyan ko ng oyster sauce, konti lang. Hindi naman natin gusto ng maraming maraming oyster sauce. At lalagyan natin. Dahil sobrang dami guys ng mantika, I need to take it out some of the mantika. It's too much mantika guys. Nagmantika kasi siya yung mantika kasi para mataba. Dito na halo yung oyster sauce. Dahil dikit-dikit sila. And then I can put now some of this soy sauce. Sobrang dami kasi nilagyan natin yan na ano kanina, asin, bago natin niluto. Lalagyan natin dito ng paminta. I'm going to use the black pepper guys. Neat! It's fine, this is herbs. Herb pala yung nailagay ko guys. But anyway, okay lang din yan. Paminta. Yung ano, nilagay kong una guys ay ano, mixed herbs. Okay lang yung nalagyan ng mixed herbs. Then, lalagyan na natin ngayon ng chili. Chili sauce. Ang gagamitin kong chili sauce guys, ito kasi wala kaming sili. Ito maanghang guys. So, I will not put too much. Ano ko lang siya. Tansya ko lang. Kasi ayaw ko lang sobrang anghang. Super yummy na. Ang gulay natin. Tapos na rin. Luto na. Wala tayong pang paganda dito. Wala tayong pang garnish. But anyway, masarap na to. Lagyan lang natin siya ng pangalan na ito. Bigyan lang natin siya dito ng lemon. Okay guys, and that's it. Luto na. Hanguin na natin siya. I'm going to switch off the light of the fire now. At hanguin na natin siya. Dahil luto na guys, hanguin natin siya. Ilalagyan natin siya sa plato. At lalagyan din natin siya ng lemon para pampigyan natin pampasarap. Diba guys? Ito na ang ating sisig, mukha ng baboy, napakatipid na pagkain, napakasarap siya guys, super super yummy. You only have $10 and you can make this kind of dish. Thank you guys for watching, sa mga baguhan po sa aking bahay, thank you so much sa pagpunta, sa mga dati na po, salamat ulit sa inyong walang sawang pagsubaybay. Please don't forget to subscribe, like and share, salamat po sa inyong lahat. Have a good night everyone! Bye-bye! Hope you like it! Asisig mukha ng baboy! Bye-bye! See you next!